Good day guys and welcome back ulit sa ating channel for today's video update sa ating Yamaha Biga Force FI. Wow! Kusan napatapos natin siyang mapabuild up. So ito yung itsura niya guys nung hindi pa natin siya napabuild up. So ang layo po talaga ng distansya ng kanyang clutch shoe at saka clutch bill. Ang kanya namang primary clutch guys ay napakasobrang lalim na rin, no? Kapag masdan nyo, ganyan po kalalim ang groove na nangyari sa kanyang bell. Kaya nahihirapan talagang abutin ng clutch shoe ang kanyang primary clutch. Kaya nagkaroon siya ng pagkadyot-kadyot. Ito naman ang distansya ng ating clutch shoe at saka primary clutch. Ganun na siya kalapit. Dahil makapal po ang inabuno ni Busing. Resulta na napakalayo ng distansya o lalim ng groove na nangyari sa kanyang primary clutch at ang kanyang clutch shoe. Ang kanyang clutch shoe guys ay sobrang nipis na rin, no? Hindi na talaga siyang palitan. Pero hindi pa sapat ang budget ni Busing para makabili ng bagong clutch shoe. Kaya ang ginawa ng ating machinist ay kinapalan niya ang ating primary clutch para makuha at maabot ang nipis o kapal ng ating clutch shoe sa ating clutch bell. Ganyan po ka ganda ang hitsura pagkatapos natin siyang mapa build up guys. Pero tinito guys ay nakadepende pa rin sa inyo kung gayahin nyo hindi, no? Ang importante ay napakinabangan natin ang original niya na primary clutch. Kung meron kayong budget, pwede kayong bumili ng bago o maghanap kayo ng replacement. So yun po ang mga advice ko sa inyo guys. Halimbawa kung wala kayong makitang pampalit o pambili ng bago, build up lang ang katapat. At syempre kung natin kalimutan, i-shoutout ang ating pinakatitiwalaang machinist sa Iligan City, sa Tuhod Engineering Works, Boss Roger Lang Malakas. Kaya balik na tayo sa ating shop guys para masimbol natin ang ating primary clutch. So ito na ang ating primary clutch guys. Yan ang ating after pagkatapos natin siyang mapabuild up kay Boss Roger. At siyempre ang next natin gawin ay assemble natin ang ating clutch cage, clutch boss, tatlong pin at dalawang spring sa loob ng kanyang primary clutch. Okay. Siyempre guys, bibigyan ko yung idea kung paano natin siya ibalik yung kanyang one set na clutch cage sa kanyang primary clutch. Para may idea na karin kayo kung paano natin ibalik yung tatlong pin at saka spring sa kanyang clutch cage. So kung pagmasdan nyo guys, napakalapit na po ng distansya ng ating clutch shoe at saka primary clutch. Di katulad ng una, napakalayo talaga. Kaya hirap makaabot ang ating clutch shoe sa ating primary clutch. Kaya resulta, kadyot-kadyot talaga ang takbo ng ating motor. Tras abante, takbong kabayo. So pinakaon natin gawin is ilagay natin ang washer sa ilalim ng ating clutch cage. Tapos yung clutch boost at saka clutch cage, symbol natin. Yung cage guys, yung plastic na yan sa labas. Yung clutch boost naman yung busing sa gitna na may spline. Ilagay natin ang tatlong pin. At mayroong alternate yan guys ha. Dapat naka-alternate po ang tatlong pin at hindi pwede na magkatabi. So, okay. Kung nakikita kayong na parang may espasyo sa katabi ng pin, dyan po natin ilagay ang dalawang spring sa ating clutch cage guys. So napakadali lang po ibalik ang clutch cage sa ating primary clutch. Primary clutch. Di katulad ng Suzuki Raider is medyo may kahirapan guys. Yung Raider G tsaka Smash. So ito is napakadali lang po ibalik. So, paano mo malaman kung naging successful? Siyempre guys, merong one-way position ang ating clutch cage. Kapag hindi na yan umiikot, nagkaroon na pre-wheel, reverse, counterclockwise, at sa clockwise, baliktad po ang pagkakabit nyo ng pin. Tulad nyo guys, umiikot sa pa-counterclockwise at umiikot din pa-clockwise. Ibig sabihin, mali ang paglagay nyo ng pin. Ipat nyo lang ang tatlong pin sa katabi niyang kalalagyan ng pin guys. Yan dyan nyo sa ilagay. At dyan na rin siya matry kung ito ba ay nagkaroon ng pre-wheeling pa-counterclockwise. So, try niya ikotin. So, umiikot siya pa-counterclockwise, pero kapag clockwise naman ay hindi na. So, nag-stack up na siya. So, ibig sabihin, nasa tama position ang paglagay natin ng tatlong pin, clutch cage guys, at clutch boost. So, ang next yung gawin is ilagay ang dalawang spring. Ang spring na yan guys ay nasa ibabaw lang na bahagi ilagay natin katabi ng pin na may katabing espasyo niya sa tagiliran. So insert nyo lang siya o isuksok nyo lang sa katabi guys at unti-unti nyo ibaba ang clutch cage para hindi siya nilipad. Ang purpose ng spring guys ay para hindi gumagalaw yung clutch cage natin sa loob ng ating primary clutch. Siya nagsisilbing tagtutulak guys no para maikpit ang hindi basta-basta gagalaw yung clutch cage sa loob ng ating primary clutch. So dalawang spring po ang ikabit natin guys. Kahit tatlo po ang pin, mas maigi is ibalik natin ang dalawang spring kasi yan po ang original na kanyang design. So, may magtanong, baka pwede isa? Yes, pwede isa guys. Kasi, kadalasan talaga yung mga Krypton R, Krypton Z is isa lang spring ang nilagay ng kampanya. Pero sa Biga guys, dalawang spring. Yan po ang posisyon ng spring guys ha. Baka magtanong kung pwede walang spring kasi mahirap ilagay. Di pwede guys, kahit isa ilagay nyo lang.
Kasi may purpose po kung bakit nilagyan ng spring para hindi gumagalaw ang ating clutch cage sa kanyang kalalagyan, guys. So yan, tapos na natin mga symbol ng ating clutch cage. So next ang gawin is ilagay na natin ang ating clutch shoe sa loob ng ating clutch bell. Since okay na ang ating paglagay, nagkaroon na siya ng one-way clutch. Kasi kapag walang one-way, guys, hindi yan mag-free wheel. Pag inapakan natin yung kambyada, automatic doon nundag ang ating kambyada. Dandahan lang kung ano ang paraan niya pagtanggal, yan din na paraan kung paano siya lagay. Lagyan mo natin ng kaunting pampadulas. Kasi nasobrahan natin ng paglinis ang kanyang makina, guys. Kanya medyo may kaipitan na pagbalik natin sa kanyang clutch bell. So, wag mo natin isama yung bushing niya sa labas kasi yan ang pahirap. Kaya na kung paano natin siya bunutin. Saka natin lagay yan once na nag-pre-wheel, nakuha natin pag-pre-wheel ng kanyang bell, guys. So, for the meantime, ilagay mo natin siya sa kanyang crankshaft. Okay. So, yun. Pasok. Ikutin natin pa counterclockwise. Yun, no? Diba? Yan po ang purpose kung bakit dapat ating itama ang paglagay nating clutch cage, guys. So, next, ilagay natin ang kanyang bushing. Next, ang kanyang washer at saka nut. Ilagay na rin natin. So, yun. So, goods na goods. Since nagkakaroon na siya ng counterclockwise na ikot, yun, no? Goods ang pagkabit natin ng kanyang clutch cage. So, next, ilagay na natin ang kanyang kickstarter. So, may palatandaan yan, guys, o guide. So, yung tinuro ko, yan po ay nakalagay sa ibabaw. So, yan, parang may kanal. So, parang nakaumbok sa ibabaw, dyan nyo siya ilagay. Tapos, yung stopper na yan, sa ilalim nyo siya ilagay. Kasi kapag hinila natin yung spring sa ilalim ng kanyang return spring, guys, automatic gagalaw yung stopper na yon. At mag-stop sa ilalim. So, dapat yung gear din natin sa ating kicker is naka-coincide sa ating transmission. Para kakagat ang ating clutch housing, guys, kapag nag-apply tayo ng kickstart. So, ikutin natin ang ating return spring. So, may butas yan, guys, ha. Kung saan natin ilalagay yung kanyang stopper ng kanyang return spring. So, yan, oh. Shoot nyo lang siya. Shoot nyo lang yan dyan sa butas na yan. At, syempre, yung gear sa loob dapat nagko-coincide yung gear ng ating transmission. Pag time na ginagamit natin yung kickstart ng automatic, gumagalaw ang ating clutch housing. So, masama. So, next, ilagay na natin ang ating clutch housing. So, yun, nasobrahan din natin ang linis, guys. Napakalinis na rin ating clutch housing kasi kanina napaka-itim yan. At hindi nilinis na naon lang mga shop na pagpalit ng clutch lining. So, ilagay natin yung washer na may spline. Tapos ang kanyang clutch wheel. Next naman ang kanyang clutch lining. So next naman ang kanyang clutch pressure. Ayan. Before natin ilagay yung isang clutch lining, guys, lagyan mo natin ng nut sa gitna sa kanyang washer niya. Lagay natin ang kanyang washer, may guide yan sa ibaba na parang tinidor. Okay. Tapos ang kanyang nut. So pwede natin siya hipitan gamit ang ating pneumatic air gun. Siyempre, yung kanyang primary clutch. Huwag natin kalimutan yung higpitan din natin. So, yun. Tapos na. Try natin ikutin yun, no? So, dapat pagkatapos yung mag-assemble, guys, dapat ganyan po ang maging itsura. Nagkaroon na siya ng pag-pre-wheel. So next, ilagay natin ang kanyang last na clutch lining. Since dalawa lang mo ng kanyang clutch lining, kahit magkabaliktad yan, pwede. Yung clutch lining nyo, dapat huwag nyo hugasan ng maigi. Dapat lagyan nyo ng oil yan. Ilagay natin ang kanyang clutch plate. Tapos ang kanyang tosir sa gitna.
Next ang kanyang clutch plate lifter. Dalawang clutch plate lifter, guys. So yung takip niya sa babaw na parang bilog, kahit magkabaliktad, ang importante is mag-coincide yung butas sa mga bolt na nalagyan natin, guys. Okay. So wala mong pong guide yan, guys, kahit magkabaliktad. Importante, ma-shoot natin yung 6 na bolt na 5mm. Lahat po ng mga semi-matic na motor ay maka-experience po ng ganitong senaryo, guys. Kahit anong brand, mapa-China at saka mapa-branded na motor, basta semi-matic, lahat yan matatamaan sa pagkaroon ng groove sa loob ng ating clutch bell. Dala na rin sa katagalan ng ating motor o umabot na ang ating lifespan ng ating motor. Sa dyan po sa lumalabas yung pagkadyot-kadyot at depende na rin sa driving habit ng owner ng ating motorsiklo. So kapag umabot na ng mga 10 years, buenas na yan, guys, saka yan maka-experience naman ganyan. Napakaswerte kasi umabot sa ganyang mga edad, saka nagkaroon ng ganyang problema ang inyong primary clutch. Hindi na kayo lugi dyan. Ang lugi is yung mga 2 to 3 years nagkaroon ng ganyang senaryo, guys. Nagkaroon ng pagkadyot-kadyot. Ibig sabihin, grabe ang working period ng ating makina. Pagkatapos ito yung malagang 6 na bolt sa ating clutch lifter, ay need mo natin i-double check kung nag-workout ba ang ating half clutch. Nagkaroon mo ng pre-wheeling ang ating makina, guys. Saka natin i-release ang motor ni Busing. To make sure na tayo magkaroon ng pag-back job once na may balik na natin ang crankcase cover sa kanyang makina. So ang gawin nyo is tagilid nyo lang ang motor, dapat nakahang yung gulong sa atras, tapos papakan natin kabusing yung chin pedal na hindi natin pabitawan. Kapag umiikot yung clutch lining natin at the same time yung clutch plate lifter din sa ibabaw na bahagi, ibig sabihin goods ang pagkabit natin sa ating makina at meron siyang half clutch. Like for example, ganito, guys, ha? Okay. Nakita nyo ba ang sitwasyon na yan? Yan po dapat ang mangyari sa inyong motor. Kapag goods ang ating only clutch, hindi binitawan ng change pedal at nagkaroon ng pag-pre-wheel. Kapag binitawan naman siya, dapat ganyan din yung position, guys. Nag-i-engage yung primary clutch natin at saka clutch sa housing. So, ibig sabihin, goods ang ating motor. Shoutout muna kay Bossing, guys. Before natin sa kalimutan at salamat sa tiwala, boss, sa pagpunta sa ating shop. Siya po yung isa sa ating mga followers natin sa Facebook. So, maraming salamat at siyempre, see you sa next video. Right, safe. God bless. At siyempre, shoutout na napakasipan namin kayo. Salamat, boss. Ride safe lagi. At see you sa sunod nating trabaho sa inyong motorsiklo.